Magandang araw mga kapukpok. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw na to, ituturo natin sa inyo kung paano ba natin i-apply yung ating body filler at wood putty para sa ating project. Mahalaga ito para sa ating project kasi dito nakasalalay yung ganda at ayos na kinalabasan ng ating project. So, kailangan natin itong linisin ng mabuti. Ayan. Bago natin applyan ng ating epoxy primer. So, gamit ang ating sandpaper number 80 grit at ang ating sanding block, lihain natin ito ng mabuti. Ayan. So, kailangan maging pantay ang ating project. Linisin lang ng maayos. Ayan, sa mga baguhan nating mga kaibigan na gustong matuto sa pag-varnish, marapat lamang na sundan ang video nating ito. So sa pagliha natin, mayroon din yung technique. So kailangan yung pagliha natin inakaayon sa ating haspin ng ating plyboard. Ayan. Kailangan hindi nakabalagbag kasi pag nakabalagbag, magkakaproblema tayo dyan. So ngayon, titimpla tayo ng ating epoxy primer. So ang mixing ratio ng ating epoxy primer ay 3-1-1. 3 parts ng ating epoxy primer, 1 part ng ating catalyst, at 1 part naman ng ating acrylic or lacquer thinner. So bago natin ito ibuhos, kailangan haluin natin ito ng mabuti. Yan. So depende naman yan sa inyo kung anong gusto ninyong measuring cup. So yung sa atin, ayan, simpleng mineral water. So kinating lang natin yan. Ayan. So tatlong cup ng epoxy primer natin. Ayan. At saka isang cup din ng ating catalyst mamaya. At isang cup, or pwede naman dagdagan yung kunti, dalawang cup ng ating acrylic or lacquer thinner. Body filler at wood putty. Ayan. Ayan, tuyo na. So yung sa akin, dito po ilalagay ang ating body filler.
sa buong side ng ating putty. Ayan. Diyan natin i-apply yung ating body filler. Yung iba naman, depende naman yung sa diskarte nila. So yung iba, sa buong project nila, ina-apply nila ang body filler. So yung sa atin, sa gilid lamang, at yung sa ibabaw na parte naman ng ating project ay wood putty yung ating gagamitin. Makikita nyo mamamaya. So i-apply natin ito gamit ang ating putty knife. Kailangan maging pantay yung ating pag-apply. Aminin ko sa inyo, hindi pa ako masyadong expert sa paglagay ng masilya. Pero sabi nga ng iba, no retreat, no surrender. So kailangan maging mataas yung ating pasensya at willing tayong matuto sa lahat ng bagay. Para pala sa mga baguhan, yung pinaka technique po ng ating body filler para matagal tumigas, kailangan haluin natin ito ng mabuti. At huwag masyadong damihan yung ating hardener. Kailangan maging pantay po yan, mga kapukpok, para po hindi tayo mahirapan mamaya sa pagliha ng ating project. Ayan. So kailangan lamang natin itong patuyuin ng 20 to 30 minutes bago natin ito linisin ng mabuti. At sundan natin ito ng ating wood putty, yung ibabaw ng ating plyboard. So sundan nyo lamang ang video ito para marami tayong matutunan. Ayan, tapos na yan. Maghintay tayo ng 20 to 30 minutes. Tsaka natin ito lihain na mabuti. Linisin muna natin itong palibot ng ating project. At mag-apply na naman tayo ng ating wood putty. Ayan, kung makikita nyo, yung mga ginamit nating pako, so pinalubog natin yan ng bahagya. At ayan, kailangan natin yan gamitan ng putty. So yung gagamitin ko plus lux glazing putty ng Boysen. Ayan yung i-apply natin dito. Ayan. Ang pinaka-purpose po ng ating wood putty ay para magiging pantay po yung ating plyboard. Mawala yung mga uneven parts ng ating plyboard. So ito po yung pinaka-purpose niya. So kailangan natin itong haluin ng mabuti. Ayan. At i-apply natin ito gamit ang ating putty knife.
Pagkatapos natin ito ma-apply, maghintay po tayo ng isa hanggang dalawang oras bago natin ito patungan ulit. So isa hanggang tatlong patong, mas maganda. Makalipas ang tatlong patong, so ready na yan para sa ating pagliha para maging pantay po yung ating project. So gagamitan po natin ito ng sanding machine tsaka yung sandpaper natin number 120 grit yung unang gagamitin natin. Tapos ito, sundan po natin ng 240 bago tayo mag-a-apply ng ating kulay sa ating project. Ayan. So kung wala namang machine, pwede naman mano-mano. Gamitan lang natin ng sanding block. Ayan, para maging pantay din po yung pagliha natin. Para sa mga baguhan, sa preparasyon po natin nakasalalay ang ganda ng kinalabasan ng ating mga proyekto. Ayan, ang ganda na yan. Para sa pag-primer at saka pagkulay ng ating project. So, hanggang dito na lang muna yung paano ba natin i-prepare yung ating plyboard para sa ating pagkukulay. So ayan mga kapupok, sana sa simpleng video natin ito, marami kayong natutunan at nakapagbigay tayo ng kunting tulong para sa inyo sa lahat ng mga gusto magsimula. Sana mayroon akong naibigay na mga ideya tungkol sa pag-apply natin ng ating body filler, pulitan, at saka yung wood putty, yung plus-lux glazing putty. So, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sana nagustuhan mo. Please like our video, share, and subscribe sa ating munting channel. So, salamat at God bless po sa atin.